Hi guys, yes, I'm Marky and welcome back to my YouTube channel. Yes, dito tayo TikTok Reels, vlogger din tayo, di ba? Vlogger, yes. Ayun nga guys, alam ko anong pinuntang mo dito. Kunyari ba, gusto mo maging famous, ha? Nakalagay sa thumbnail, paano maging famous sa TikTok? Yes, syempre hindi dapat, hindi lang sila dapat famous, dapat lahat tayo famous, power, yes. Ayun nga guys, tuturo ko sa inyo lahat kung paano dumami ang followers, kung paano dumami ang likers. Excited na? Yes, pero bago ang lahat, click mo muna yung subscribe ka muna. Subscribe ko muna din. Click mo yung notification bell para lagi kang updated kapag may new upload ako. Diba? Gusto mo yan? I love you. Yes, power. Yes. Ayun nga. Itong sa video na ito, ituturo ko sa inyo lahat. Lahat ng, bibigyan ko kayo ng tips kung paano dumami ang followers. Then, ang kailangan mo lang gawin is tapusin to. Tapusin tong video na to and i-apply ito. Diba? I-apply mo para pinus. Diba? Yes! Start na! Let's do this! Yes! Power! Yeah! Hi guys! Yes! Welcome back! Ayun nga guys, ituturo ko kayo ng mga tips. Bibigyan ko kayo ng tips ng ano dapat yung gawin para maging famous, yes, famous. Kasi, amo ko, nag-gain ko yung followers ko ng, yung 100 plus followers and counting, yes, 100 plus. Sa loob lang ng one month and less than 1 month lang. Dahil sa mga bagay na to, na ituturo ko sa inyo, ay yung ginawa kong mga techniques. Then, bibigyan ko lahat ng tips sa inyo para malaman nyo kung paano dumami ang followers, yes. Start na tayo? Yes, let's do this! Bang! Number one is yung quality mismo ng yung no god please no sorry guys. Number one is yung video quality, yung quality mismo ng video na i-upload niyo. Kasi pag sinabi natin yung quality is yung papasok diyan yung lighting natin, yung ilaw na ginagamit natin. Yung ilaw is kailangan kita tayo sa video na i-upload natin, na gagawin natin. Hindi yung madilim. Kasi diba, miski ako kapag madilim, hindi ko siya pinapanood, ni-slide ko na lang kasi parang hindi ko na-appreciate. Hindi ka pa talagang pagkita-kita ka, diba? So yun, nakapokus yung tao, diba? Then, kung wala ka naman, syempre, bago ka pa lang dito, bago ka pa lang na TikToker, beginner ka pa lang, wala ka pang ring light, ang pwede mong gawin is araw. Mag-shoot ka sa umaga at sa hapon. Best advice yan guys, kasi ginagawa ko yun nung wala pang ring light. Pero ngayon, kahit gabi, pero pag may ring light ka na, kahit gabi, pwede ka nang mag-TikTok. Diba? Yeah, birthday gay, ganun. Kasi nga, kita ka na, diba? Tapos, number two, isa pang nakaka-apekto sa quality ng video nyo is yung background. Yung background kasi, meron kasing ang maganda din kasi kung plain lang yung background nyo, walang masyadong distraction, para sa inyo na nakapokus, di ba? Para hindi siya masakit sa mata, di ba? Katulad kapag maraming naka-distraction, kailangan sa'yo lang talaga nakapokus yung mga tao. Kaya much better kung hanap ka ng plain lang na background or meron ka lang isang specific na place na pinag-shootan mo, pinag-pipilman mo ng TikTok mo. Then lastly, sa quality is, makakatulong to guys, punasan nyo, kung papansin nyo yung lens ng camera nyo, lagi nyo yung punasan, kasi nangyayari sa akin, malabo yung kuha ng shot ko. Kasi nga, malabo. May pag siya, pagi. Gawin nyo, punasan nyo lang, hanap kayo ng pamunas, lagi nyo punasan every time na mag-shoot kayo, kasi isa yung sana pwedeng maka-apekto. Diba? Yeah, power? Yes! Number two, yes, number two again. Number two natin guys, is yung paggamit ng hashtag. Yes, hashtag. Hashtag. Yes, paggamit ng hashtag guys, isa rin just nakatulong sa akin kasi, kung may kita nyo yung discovery sa TikTok, doon natin makikita yung mga, meron yung mga trending hashtags na pwede natin gamitin. Pero paggamit kayo ng hashtag, siguro doon yun, na-related naman doon sa inyo, sa video na ginagawa nyo. Kasi, isa yun, ang base case gamitin nyo is yung trending hashtag, yung mag-viral na hashtag. Kasi doon pa lang, pag kinlik yung yung hashtag na yun, tapos ginamit mo yun, isa yung video mo sa makikita, mapapanood ng instant agad yun, di ba? Bilis, di ba?
hashtag lang, hashtag. Gamit na hashtag. Yes, power. Number three, God, yes, ang bilis. Ayun nga guys, yung number three is yung mismo content na i-upload nyo. Yung mismo laman ng content nyo. Ayun nga yung nagiging problema kasi yung iba parang wala lang, parang hindi binibigyan ng pansin yung mismo content. Pero dyan sa content kasi, marami kang pwede kang gawin eh. Pwede ka dyan maging, pwede kang mag-duet. Pwede kang, mas maganda kung gagawa ka ng original content na wala pang gumagawa. Ayun talaga advisable. Tapos pwede ka rin mag-recreate ng ibang mga videos na advice ko guys, kung mag-recreate kayo ng mga videos na ano, ipiliin nyo yung nag-viral. Yes. Tapos kung hindi nyo naman papalitan yung buong laman ng video, ng content, mag-credit na lang kayo sa owner para ano, para at least, di ba, okay, wala naman sa mga ano, di ba? Ayun lang, malaking tulong yun guys. Kasi ilang beses kong ginawa yun, doon ako nakakuha ng mga videos ko na pumalo ng mga umabot ng millions views, di ba? O, di ba kasi mo yun? Di ba? Kasi mo yun? Powers, doon din ako nakagain ng mga followers ko dahil doon. Lagi nyo iisipin na, lagi nyo kunin, piliin yung mga content na viral na or i-recreate nyo man or gagayahin nyo, kailangan viral siya, viral na viral, para at least, di ba, alam mo may assurance ka na mag-trend siya, di ba? Then kung hindi naman sa pag-recreate, try nyo mag kung wala kang maiisip na content, na naubusan ka na ng ideas, sobrang ano, try mong mag-do it. Pero ito na rin, isang advice ko, lagi kong advice to, na laging i-do it nyo is yung video na nag-viral. Viral, maraming views kasi may assurance ka na eh, katulad sa pag-recreate mo ng videos na ano, na viral. Kailangan viral din yung i-ano mo, yung nag-trending na video din yung i-do-do-it mo kasi may assurance ako dyan. Sabi sa inyo, check nyo sa ano ko kasi may ilang videos din ako na nagba-viral ulit kasi duet lang yun guys pero nag-viral, di ba? Gawan nyo lang ng twist, di ba? Kumbaga yun sa dalawa, sa duet tsaka sa pag-recreate ng mga videos na nag-viral, gawan nyo lang ng twist para ano, para mas ma-hook yung mga tao, ma-hook or mas catchy sa mga viewers nyo, di ba? Then kung ano naman, kung gagawa ka naman ng ano mo, ng original content mo, siguraduhin mo rin na yung content na gagawin mo is wala pang nakakagawa. Kung meron man nakakagawa, pero alam mo yung ililiis mo, parang gagawa ka ng ano, ng unique, gagawin mo unique yung video na yun kasi doon pa lang makikita na ng mga tao na ano, na creative ka, di ba? Doon pa lang sa part na yun, ipapalo ka na nung lagad. Wala nang kahirap yun. Follow, pag-download ng video mo, ganun, ayun yung gusto ko eh. Kasi pag-download ng video mo, sabay follow. Ang sarap kaya sa feeling nun, guys. Aww. Diba? Sasabihin nyo, diba? Then, after nun, number 4. Yes, number 4 agad tayo. Number 4, guys, is, ito lagi yung, ano, pag may nagtatanong sa akin, nang nangihingi ng advice kung paano daw ba, paano ko nalalaman kung anong oras nanonood yung mga followers ko. Guys, alam ko yung iba sa inyo alam na to, pero sa mga hindi pa nakakaalam, lagi nyo i-check yung statics nyo. Ay, statics, yes. Analytics. Bobo. Sorry. Analytics, hindi statics, sorry. Oriente. Kaya nyo, guys, yung statics. No, ay, statics. Please, no. Yung analytics nyo, guys, lagi nyo siyang i-open. Kailangan yung account nyo is naka-pro. Naka-pro. I-publish ko dito sa screen yung ano, yung overview nung ano, nung ang tawag yan, ng analytics. Kung dyan nyo kasi makikita lahat, dyan nyo makikita yung movement or galaw ng mga followers nyo, dyan nyo makikita kung nung oras sila active. May oras kasi yan eh, kasi sa akin, ano, 6 to 7 eh, 6 talaga yung nagpipick yung mga, ano, yung mga subscriber, yung mga followers ko. Kaya doon ako nag-upload 5 or mga 5 to 6, mga ganun. Doon ako nag-upload kasi doon talaga sila buhay, diba? Doon sila gising. Then, dyan rin makikita kung dumada, kung bumababa yung views nyo, kung anong araw mataas yung views nyo, kung anong araw yung maraming nag-follow sa inyo, ganun, kung tumataas ba or bumababa. Dyan yung makikita. Then, dyan nyo rin makikita yung mga in-offer, yung mga ano, sinasuggest ni TikTok na pwede nyong recreate, i-do it, or gawin na video na pinapanood ng mga followers nyo. Yung mga video na pinapanood ng mga followers nyo. Diba? So, yeah. Ayun yun guys, diba? Tapos, tapos agad! Number 5 maganda tayo guys, ang bilis! Number 5 is, ito talaga pinaka-importante. Consistency. O, oh, diba? Consistency is the best. Ulit.
consistency is the key to success. Nice, di ba? Ayun talaga yung pinakahawakan ko sa pag-TikTok ko, di ba? And kasi, pag nag-TikTok ka, guys, hindi lang yung... Kung gusto mo talagang dumami yung followers mo, kung gusto mo talagang maging famous, di ba? So, maging famous, pang ko sa'yo, magiging consistent ka sa ginagawa mo. Consistent sa pag-upload. Ayun guys, pag-upload, please lang. Kasi, nung umpisa pa lang, ako din, nung una, tamad-tamad din ako mag-upload. Pero simula nung ECQ, yung nag-lockdown, syempre wala akong ginagawa. Everyday talaga ako nag-upload, guys. Ang advice ko lang sa inyo is, 3 to 5 times a day kayo kung mag-upload, guys. Kung lalo kung bago pa lang kayo, 3 to 5 times a day kayo mag-upload. Sasabi ko sa inyo. Kasi doon pa lang, nagbibuild pa lang kayo ng, ng followers nyo, ng viewers nyo, ng audience nyo. Nagbibuild pa lang kayo. Kaya, kailangan, pag-check nila ng ng profile mo, kailangan, may naman, di ba? Doon may kita, uy, nag-upload doon, dami kang mga choices, di ba? Doon pala may kita nila, ipapalo ka na nila kasi nga, wow, ang dami kong pagpipili, ang dami ng di ba? Ang dami ng choices, di ba? Parang sa di ba? And, doon pala ipapalo ka na nila. Then, ayun nga, kung hindi naman kaya ng 5, basta busy, hanggang 3, kahit hanggang 3, pagbigyan natin. Kasi ako ngayon, hanggang 3 or hanggang 2 na lang kasi syempre, marami rin na rin akong followers. Then, pero hindi ko inaalis na everyday talaga ako nag-upload. Ayun guys, everyday mag-upload. Huwag nyo papalimutan yan. Then, ipasok na rin natin yung, yung relationship nyo sa mga followers nyo. Always, makipag-interact kayo. Kung may comment, replyan nyo. Kahit mahirap ako, pinipilit ko replyan. Kahit minsan, nahihirapan na rin ako nyo, masisip. Parang, naaawa nga ako minsan sa iba na hindi ko nare-replyan. Pero pinipilit ko talaga at kaya ko. Pero, kayanin natin, di ba? Dapat love natin. Kahit sino ba yung followers natin, ilove natin sila. Kasi sa kanila nang gagaling yung, kung bakit tayo famous. Oh, famous, yes. Kung bakit tayo famous sila. Ayun nga. Yes, natapos natin lahat, guys, di ba? Sa akin lang, guys, ito lang, last advice ko. Kung seryoso talaga kayo sa pag-TikTok, commitment lang talaga. Then, anything else, boom, mag-boom ka na. Then, ayun lang talaga, dapat seryoso ka sa ginagawa ko. Huwag kang papa-apekto kung may sabihin ng mukha kang baliw, ganito, kung ano na, di ba? Kaya mo sila, di ba? Yung, malay mo, sa TikTok ka, di ba? Sa TikTok ka, sige ka, di ba? Yes! Ayun nga, guys. Kung may question kayo or comments, comment lang kayo, guys. Then, kung i-drop nyo na rin, mag-leave na kayo ng, TikTok ID nyo. I-comment nyo yung TikTok ID nyo. Ano nyo, follow ko kayo. Follow. Ano mo, magpaluan tayo. Ayun nga, guys. Comment kayo kung may natutunan kayo or kung may tanong pa kayo. I-comment nyo lang lahat, ha? I love you. Yes, girl. Morning, guys. Love you. Bye.